ako'y nahihiwagaan lagi sa mga post ni Jed. Ang daming questions sa utak ko minsan na do people still want to hear me sing? Am I still relevant in this business? I can't help but question myself kung saan ako pupulutin. Kahit Jed Madela ka na, meron pa rin kulang. O meron pa rin ako insecurities. I have anxiety issues. Hindi ako makahinga. Hindi ako mapakali. Bakit ipinopost ni Jed? It's also a cry for help. To let them know that I'm not doing okay. Nakakasama ng loob. Nakakalungkot. Yung pinu-question? Yung pagiging BTS army ko, hindi ko sila inaaway. I just make them realize that what they're doing is not right. Dami na natin problema sa mundo. Bakit ba kayo ganyan? May problema ba kayo? Usap tayo kung gusto mo. Ayan, kasama po natin ngayon ang aking kaibigan at napakaganda ng boses hanggang ngayon. Di ba may mga boses na pag nagkakaedad din yung singer, medyo bumababa din yung timbre ng boses. Ito hindi. Para lalo pang tumataas. Jed Madela. Ayan. Oh, hindi ako sanay. Hello po ka. Magkaibigan kami nito. Hindi, formality lang daw. Hindi, pero sobrang happy ako. Natuloy din tayo today. Oo, Diyos ko. Bakit ko nga ba inimbita si Jed Madela? Kasi, syempre, ako'y nahihiwagaan lagi sa mga posts ni Jed. Medyo nakaka-apekto yung mga posts ni Jed. Gusto ko lang bigyan mo ng meaning o gusto kong bigyan mo ng explanation yung mga quote na lumalabas sa'yo sa mga feed mo. Yes. Katulad nito, sometimes I stop and think if I am still wanted. Do people still want to hear this voice? Or is it time to keep it in a box? So, during that time na pinost mo, ano yung laman ng puso mo? Ano yung... Ano siguro? I think ang daming questions sa utak ko minsan na I think most of the time lumalabas lahat yan pag gabi or pag paano na papahinga na. So ang dami kong naiisip at ang dami kong tinatanong sa sarili ko na am I still wanted? Am I still relevant in this business? Do people still want to hear me sing? Ang dami kong questions and even, you know, may mga friends naman ako and family who always are there naman to tell me, but then sometimes yun nga, I question kung kailangan pa ba ako dito sa industriya. Sino pinu-question? Sarili ko minsan, am I still happy? You know, am I still feeling the same feeling nang nagsimula ako? Na the feeling of fulfillment pag nasa stage ako, pag kumakanta ako. Yun, ang daming nangyayari sa utak ko. Especially now, we're going through, you know, a pandemic na ang daming changes. Na from a very fast-paced lifestyle na lagi akong nasa abroad, lagi akong may trabaho, lagi akong kumakanta. Sanay kang ganun ng ano. O tapos bigla na lang, in an instant, tigil lahat. Tigil. Kasi na kahit na yung management ko, hirap na hirap sila maghanap ng trabaho kasi walang live entertainment scene, nag-stop talaga. So, yun, I can't help but question myself kung saan ako pupulutin. Ganun. So, since yun ay tanong mo sa sarili, bakit ipinopost ni Jed para ipaalam mo sa mga tao na ito yung nararamdaman ko ngayon? Ito, na ikaw rin naman ang sasagot. Minsan, I think na po-post ko tong mga bagay na to. Because number one, sometimes it's also a cry for help. It's also a call sa mga taong nakakaintindi sa akin or nakakakilala sa akin. Na, you know, to let them know that I'm not doing okay. Because not all the time okay tayo, di ba? It's not easy for me to open up to somebody na, uy, may problema ako, usap naman tayo. Hindi. It's more of whoever notices that I'm not okay. Kung sino ang lalapit, sino ang kakamusta, or sino ang tutulong, doon ako mag-open up. Kaya siguro that's why I post on social media to see kung sino ba talaga ang nagka-care. Who cares for me? Kaya dun ang dami kong din realizations na the people whom you expect to be there for you during your lowest times are the ones who are absent. Which is sometimes nakakasama ng loob, nakakalungkot. But then, on the other hand, dun ko din marirealize kung sino yung mga tao talaga na surprisahin ka lang na hindi mo ini-expect na, ay, nagbabasa din pala siya ng social media ko. Nagka-care pala siya sa sitwasyon ko ngayon. Isa pa ito. Universe, listen to me. You're my only hope. I believe in attracting certain energies. Siguro, that's also one thing why I am a fan of posting stuff on the internet. Kasi para feeling ko, what you put out there is what you absorb or what you attract. It's more of kung anong plano mo in universe, kumbaga like the entirety of the bigger energy out there. Kung anong plano mo, let it happen. Make it happen na.
Siguro, as an artist na almost 20 years na rin ako sa showbiz, sometimes you don't know what's next, ano na yung direction. And as an artist, sometimes all we want is a goal or is direction, ang focus, anong next, diba? Like, so sometimes, nakaupo lang ako nyan sa bahay, nag-iisip, parang ano na, hindi naman pwedeng kanta lang ako ng kanta ng kanta. What's next for a Jed Modela, diba? Na ako minsan, I also don't know what's next for me. And, you know, sometimes, alam naman natin na lahat ng bagay, hindi lang ako yung gumagawa. It's a team effort, diba? Like the management and everybody around me. So, siguro, I just want concrete plans or a direction for my career, for my life. Ano, dito na lang ba tayo sa Pilipinas? O may plano ba tayo mag-international? Ano next? Yun lang eh. Yun lang naman yung gusto kong marinig. Na there is a direction for a Jed Modela. So, ito pa isa. Today was quite heavy, but as always, music saved me. I just sang and sang till I got exhausted. And today, I realized who really cared. Yeah. May mga moments talaga na, ano, na, ayun nga, I am very overwhelmed with so many doubts and questions. Na parang, yun nga, it always boils down to my self-worth. Sa work ko, sa industriya. And I think during that time, hindi ako yung tipong makikipag-usap when it comes to problems. So, minsan, pumapatong-patong. Na parang natabi ko yung mga issues, mga problema. To the point na napupuno na rin ako. Na to the point na feeling ko sasabog na ako. So, I think it was one of those days na talagang I was so lost. I was so helpless. Na sobrang daming laman ng utak ko. But then, I didn't know which one to address first. And automatic, ganyan talaga ako when I'm overwhelmed with so much emotion, I sing. Kahit ano, minsan hindi ko na natatapos yung kanta. Kasi like a few days ago, I just went online, tapos for some weird reason, I just felt so sad and so lonely na I would sing a line and then biglang titigil ako. Kasi hindi ko kayang tapusin yung kanta. Because ninanamnam mo ang lyrics? I think minsan kasi there are some lyrics na talaga matatamaan ako bigla. Biglang hindi ko na kayang tapusin yung kanta. Biglang mag-breakdown na ako, iiyak ako, or bigla na lang ayoko nang kantahin. At nakikita ng mga tao. I don't know, it's for me good and bad at the same time. But for me more of good because I want people to see that I'm also human. Kasi minsan yun yung nakikita nila na sa mga celebrities, akala nila, you know, what they see on TV and in movies or on, you know, sa mga projects ng mga artista na parang untouchables, 'di ba? Parang wow, the perfect life. But it's not, eh. It's not, nobody has a perfect life. You know, it's more of showing people that pare-pareho tayo lahat pinagdadaanan. When people see me online, that's the real Jed Modela that they see. Hindi yung nakikita nila sa ASAP, hindi yung nakikita nila sa mga shows. The real Jed that you see is the one that you see in unexpected times online. When was the last time you cried? Oh! I think a couple of days ago, yung sinabi ko nag-breakdown lang talaga ako sa isang stream ko na I just felt so lonely, I felt so alone, and I was singing, sabi yung song na yun. Ako kasi random lang eh, when songs come up, kinakanta ko siya. So bigla na lang, nakanta ko yung I Won't Last a Day Without You. Na first line pa lang, day after day, I must face a world of strangers where I don't belong. Parang, whoa, I'm not that strong. Noon pa lang, medyo namimilig na ako. Tapos, nakikita ko yung mga comments ng mga tao, whatever you're going through, we can see the sadness in your eyes. Mahal ka namin, Jed. Nandito kami for you. And I would see people na kilala ko but are not like really close sa akin. And then, ayun na, yung mga lumulusot yung mga friends ko. Like sina Luis, sina Billy. May message na, uy bro, call me. Call me anytime if you need anything. And, you know, sina Nyoy. These are the people na talagang randomly talaga na that time were there to make me feel that I wasn't alone. Paano mo sinusolusyonan o yung mga first aid pag sumusumpong ang anxiety? Yun, unang-una talaga is music. Music talaga, maglalakak ako sa kwarto ko tapos magpapatugtog ng music. And then, I just pour out all the emotions. Kung kailangan kong umiyak, iiyak ako. Kailangan kong gumawa ng something productive. Or sometimes, I would just go and sing. Kanta lang ng kanta. Kasi talagang, I have to release everything kasi... And you're also taking pampakalma. Yeah, I already had myself checked and my doctor told me that, you know, it's... You know, everybody goes through these situations. It just so happens, siguro na masyadong magnified lang yung sa atin kasi we're in the entertainment industry. And yun na, sabi ng doctor ko, I'm easily stressed out by a lot of things, especially when I start to think. And
What's important about it is you acknowledge it. You acknowledge that something has to be done. Kaya ako, talagang hindi ako naihiyang sabihin na, yeah, I have anxiety issues. I have had myself checked. And if you have something like that, that it's nothing to be ashamed of. Kailangan mo talagang humingi ng tulong. Ano yung manifestation sa'yo pag alam mo na ito na to? May physical manifestation? Yung physical manifestation siguro yung shortness of breath. Hindi ako makahinga. Cold sweats. Kasi talagang pinapapawisan ako. Nanginginig yung kamay. Mm-hmm. Hindi ako mapakali. And I will be walking the whole time. Lakad. Kasi talagang, hindi ako makahinga. Ganon. So, for no reason at all, sometimes, wala lang. Kasi talagang bigla na lang sumunod sa snap. And then bigla na lang, you know, first aid na tinuro sa akin was breathing exercises, meditation, and it really helped a lot. But then, it can only do so much. You really have to ask for professional help. So, eventually, unti-unti, I try to fix what is broken, and which is, yun nga, thinking too much. Kasi minsan, na-acknowledge ko na ngayon na, you know, yes, I'm a thinker, yes, I'm a worrier, but too much thinking and too much worrying will not solve anything. Unless, siguro, pag nag-isip ka at may solusyon, edi good. Kung wala, I just, okay, wala, walang solusyon eh. So just let it go. May mga episodes ka rin ba na parang, kahit Jed Madela ka na, meron pa rin kulang? O meron pa rin ako insecurities? Oo. Meron pa rin. I think it's the artist in me na we want constant affirmation na you're good, you're okay, magaling ka pa rin. Diba? Sometimes we just have to hear it. Especially from people na alam mong hindi ano lang. Hindi ka ni-echos na sometimes we really have to hear it from them. That you're good, yun ang gusto mong marinig. Pero ayaw mong makarinig ng mga hindi kaigaya-igaya sa tenga. Hindi naman. Ako kasi I don't have any problems with criticism naman. Na I've learned how to deal. Dati, syempre, sobra akong affected. Na parang, bayan, dyan. Pikon ka? May pipikon na parang ganda nga ng boses. Laki-laki naman, taba-taba naman. Parang may mga ganun ng mga issues dati. So, paano mo inarap yun? Dati, sobra akong affected. I guess, there was one time na naaalala ko, isang boss nagsabi sa akin, you don't have to look skinny or you don't have to show abs. You're Jed Madela and people support you because of your voice. Yun lang yung sinabi niya sa akin and I'm like, okay. Okay ka na lang. Okay na ako. Kasi parang, yun naman talaga eh. That's my purpose in this industry naman. It's my voice. It's my singing voice. It's my music. And it's not how I look. It's not how I weigh or how big I am or how small I am. Pero syempre, may mga bashers tayo. Lahat naman tayo may bashers. How do you confront bashers? Or paano ka nakikipag-deal sa bashers? It depends. There are times na... Patolero ka rin ba? May times na talaga nilalagay ko sila sa lugar. Na parang yung mga walang kwenta na alam mo mga papansin lang. Yun, I just ignore it na hindi na ako kung na talaga binibigyan ng pansin. Yung mga medyo off na talaga ng mga comments, yun. Mm-hmm. I put them in the right perspective kasi parang I made it my own job to make people realize na parang, anong purpose mo? Ba't ka nababash? Tapos, o binash mo ako ngayon, o tapos, anong feeling mo? Ganun ako pumatol sa kanila. Tapos minsan, nag-flip, umiiba yung ugali nila na parang, oy, sorry, sujet, yun yan. So, nagiging mabait na sila sa akin minsan. Dahil hindi mo sila... Hindi ko sila inaaway. I just make them realize that what they're doing is not right. And tinatanong ko sa kanila, may problema ba kayo? Bakit ba kayo ganyan? Dami na natin problema sa mundo, tapos mas dadagdagan nyo pa. Diba, may problema ka ba? May issues ka ba sa buhay? May hang-ups ka ba? Usap tayo kung gusto mo. Huwag kang makipag-away at makipag-bash, lalong-lalo na sa mga taong hindi mo kilala. Diba? Ng personal. So sometimes, these people becomes instant fans. Biglang nagiging supporter sila bigla. So, nababago mo sila. Nababago so feeling mo may accomplishment. Yes. Parang bigla akong sumasaya na dati basher ko to eh. Ngayon, laging regular na yan sa streams ko. Pero may iba talaga na papansin lang talaga, so I just ignore. Oo. Alam mo yung papansin lang talaga na parang, oy, lumalapad yung airport natin dyan ah. Parang, baka alam nyo sa noo ko. Mga ganon. So, yun ah. I sometimes just laugh. Tawa-tawa na lang ako. So, isa sa mga nakaka-happy sa'yo, Jed, ay yung pag merong nakakatanggap ka ng imbitasyon mula sa ASAP na guest ka or kakanta ka. Sobra akong happy. I'm still blessed na ang dami nating pinagdadaanan ngayon. People have lost their jobs. People have lost a lot of things. But still, kasama pa rin ako sa ASAP. Kasama pa rin ako sa Showtime. Ang dami kong mga kasabay sa industriya na yun. They don't have jobs anymore. Pero ako consistent pa rin. I'm still with ASAP and couple shows.
Kaya that's also one thing na natutunan ko din, to appreciate what I have and not what I don't have. Because of this pandemic, natuto ka na rin parang maghanap buhay ng sarili mo aside from being a singer. Yes, yes, oo. Yun nga, there are also times na, di ba, sabi kong kina-question ko yung sarili ko na parang tinanggalan ako ng live events and that's my only bread and butter. Kumbaga, like, dyan ako kumikita, lalo na sa corporate events, eh biglang nawala lahat, di ba? So for the past months, I've been living through savings, kung ano lang yung mga naipong ko, di ba? But then, hanggang saan, di ba? Hanggang saan aabot yung savings mo na yun. So, eventually, you have to look for another alternative. And dun ko na-discover na yung hobbies ko, when it comes to making toys, could also be a means of livelihood income for me. Oo. So, dun ako na-start. Ah, okay. So, kung hindi dahil sa pandemic to, hindi mo pag-uukulan ng attention? Hindi. Hobby lang talaga siya. Kasi talagang, kung kailan ko lang trip, kung kailan ko lang gustong gumawa ng laruan, kailan ko lang gustong mag-painting, tapos minsan, pinamimigay ko pa yan. As in, pinamimigay ko yung mga painting at mga gawa ko. But then, eventually, I realized na parang, pwede ko pala siya mapakitaan. So, you know, I have had couple pieces na benta ko din, yung paintings ko. Toys, lalo na ngayon, yung mga art collectibles na toys na ginagawa ko ngayon. So, kahit pa paano, it helps with the bills sa bahay. And aside from that, it's also therapeutic on my end. Kasi, buting-ting eh, abubot eh. So, I'm like focused on something productive pa rin. So, ayun, kaya tinayo ko yung Mad Creatives na group. Actually, hindi naman group kasi ako lang naman yun. All my toys is through Mad Creatives. Lahat ng ginagawa ko. So, people contact me, ini-invite nila ako sa mga toy auctions, sa mga toy shows na magagawa ko ng toys, tapos i-exhibit nila, tapos i-auction out nila. So, you know, somehow I get to earn din through my creations. Ano pa pinagkakaabalahan? Well, ngayon, ano lang, dito ko rin na-realize na importante pala talaga yung online presence mo. So, umasok na rin ako sa pag-YouTube. And it's also one way na mapakita sa mga tao yung hindi nila normally nakikita sa TV. Kasi like for example, pag sinabing Jed Modela, meron silang image eh, na parang lagi nakasuot, laging bumibirit, kanta, ganun. Pero hindi, sa YouTube ko, pinapakita ko talaga yung behind the scenes. Ano yung mga ganap sa bahay, paano ako mag-shoot ng mga events namin. Minsan nakikita nyo ako nakasuit pero naka-shorts lang pala. Alam mo yun. Tapos ako yung nagsiset up ng mga bagay-bagay sa bahay. So, it's more of showing people kung ano pa ang hindi nila nakikita sa isang Jed Modela or isang tao na nasa showbiz. Diba? So, it's another side of Jed Modela. Kaya, yun yung pinapalabas ko talaga sa YouTube ko. And, syempre, yung pagiging BTS Army ko, ayun, isa sa mga talagang kinababaliwan ngayon. Aside from their music, yung mga concerts nila, pinapanood ko lahat ng mga reality shows nila, pati mga merch, as in merchandise nila, bumibili ako. Pag may budget, pag kayang-kaya ng budget. Pero ano din sila eh, yung BTS helped a lot din because of, yun nga, yung relatability. I think also because of yung ginagawa natin ngayon, people will see how they can relate to people like us na nakikita nila on TV, na parang hindi pala lumalayo yung mga pinagdadaanan natin. Same thing with me and yung paghanga ko sa BTS, nakita ko ang daming pinagdaanan nila na pinagdadaanan ko din at napagdaanan ko din before na, you know, they started from walang-wala na sila mismo yung nagbibenta ng sarili nila, sila naglalako ng tickets nila or flyers nila, and I saw myself in ikaw that. Din. Dati mag-mall show ako niyan, minsan walang nanonood kasi hindi naman ako kilala. So, before ako mag-mall show, mag-iikot muna kami, mamimigay kami ng flyers para may manood sa show ko. Tapos, sino to? Ay, bago po yan, bagong artist po yan. Nila alam na ako pala magpo-perform maya-maya. So, nakita ko sa kwento ng BTS na ganun din yung pinagdaanan nila from nobody until, you know, they became a huge you know, name in the industry. So, you know, nakaka-inspire. So, yun yung purpose ko sa mga YouTube channel, sa mga YouTube videos ko, to inspire people and make them see na pare-pareho lang tayo pinagdadaanan. I do things to make me happy and not make other people happy. Yun na siguro. Kasi dati, you do things para sumaya yung tao, sumaya yung ibang tao. And sometimes you already forget what makes you really happy, hindi yung nagpapasaya sa ibang tao. So siguro, eventually, as we grow older, nare-realize ko din, you know, life is short and I've already given so much of myself sa ibang tao. Sometimes I also need to be happy. Kaya siguro, I guess that's also one reason na nilalabas ko lahat ng mga sama ng loob ko on social media. Because I want to like de-stress and detoxify myself. And I want to hear good things from people who really care for me. So, yun siguro yung dahilan kung bakit ganyan ako ka-open in social media. Anong nanimiss mong gawin?
live performances. As in live performances, yung tipong corporate events, concerts, yung totoong hiyaw ng tao, yung totoong palakpakan, sigawan, yun yung face to face. Yung face to face, yung banter sa mga shows, yun yung nakakamiss talaga. Kasi ngayon, wala. Kasi talagang kaharap ko lagi, camera, Zoom, StreamYard, yun lang. Iba pa din. Yung palakpak mo, dipindot sa, sa sound card. Di ba? May papalakpak sa'yo, ganun. Wala. Walang live. Naaral mo yun. Naaral ko lahat yun. Ang dami kong naaral din during the pandemic. Paano nakatulong ang pamilya mo, Jet, pag ikaw ay down? Sobrang strength ko sila. Lalo na yung mom ko. My parents are not the type kasi na talagang controlling and hindi sila yung tipong kinokontrol nila lahat ng galaw ko. They are the type na talagang they equip me with all the values in life. Kasi talagang hindi sila yung tipong lahat pakikialaman. They will allow me to make my mistakes. They will allow me to stumble and fall. But then never in my life na feel ko na iniwan nila. So my parents are the type na they will allow me to live my life and they will just be there to support me. And nung a few weeks ago nga, nung when I was going through that parang lowest part, a point of my life na yun, umiiyak ako sa stream ko, hindi ako makakanta, I received a text from my mom na sinabi niya yung feeling daw niya parang ginaganon daw yung puso niya pag nakikita niyang malungkot ako. So that made me realize talaga na my mom is watching me, but then she didn't want to meddle, na hindi niya, ayaw niya makialam. Kasi she wants me to live my own life. But then, dun ko nakita na talaga yung support ng nanay ko tsaka yung tatay ko, mga kapatid ko. Very unconditional. Well, andyan sila no matter what. And that's family. And that's family. Ano na-realize mo nitong pandemya na naibigay sa yung lesson na gusto mo i-impart sa audience? Feeling ko yung natutunan ko sa pandemic na to, na you know who really cares for you when you're really down in the dumps. Na pag walang-wala ka, doon mo makikilala at malalaman kung sino yung mga totoong tao sa'yo. And one thing na gusto ko ding, iiwan din sa mga tao is of course the music, my voice, na when it's over, na tapos na yung time ko as a singer or as a performer, maalala pa rin nila. Hindi kayo nag-iisa. Whatever you're going through, whatever you're feeling right now, everybody is also experiencing. So, always choose to be kind because you don't know what people are going through. Yun. But then, good or bad, na pinagdadaanan, if you experience kindness, nakakadagdag yun sa happiness ng isang tao. So, choose to be kind, choose to be a bringer of happiness instead of, hurting people with harsh words. And I realized na, life is short. Life is really short. Make use of what time you have and spread kindness and spread happiness and positivity na pag if ever na hanggang doon na lang yung time mo, may maiiwan ka na maayos, na maiiwan ka sa mga tao na maaalala ka nila for something good that you've done. So those are the realizations na make the most out of life. Lately I've been winning battles left and right, but even winners can get wounded in a fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years, but they don't see inside of me, I'm hiding all my tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while, 'cause deep inside this armor, the warrior is a child.